What's up, Juicy Boys, Juicy Girls? So we're back in the new vlog. And as you can see, we have my new brakes here. Ayan. May brake na yung bike natin sa wakas. Hooray! Okay, ito yung papalit natin. SRAM G2 Ultimate Quad Piston. Actually, yun lang alam ko. And maganda yung review. Check nyo na lang kung ano yung meron dito sa SRAM G2 Ultimate. And ito pa yung pinakamalupit dyan. Siguro nga, baka totoo yun na after ng kamalasan, may swerte yung darating. Napagdagdag pa tuloy tayo ng upgraded itis natin ng ano, oval chain ring. Diba? Absolute black. So ito, actually this vlog is going to be a DIY vlog. So, tayo lang magkakapit nito, itong brakes and then itong chain ring natin. And let's see kung anong kakalabasan ng bike. Kung okay ba o hindi. Wala nang paligoy-ligoy pa. So, quick DIY installing ng brakes and chain ring. Hope you enjoy the video. Watch it till the end. Let's go! Go to... Tayo sa bike. Actually, ginawa ko ng... Ilagyan yung bike natin. Nakita ko kasi ito sa FB yung hip lock. So, ito siya yung pwedeng kabit niya sa wall para ma-stand yung bike ng ganito na nakatayo. So, ang kinagandahan dito, makakapag-save ng ano, space, diba? Kasi patayo, hindi nakabalandran mo. So, tanggalin natin yung lock. So, how it works is yung lock. Siya, sa ilalim. Yun, no? O, diba? Ah, hindi. Pindutin nga pala ito. Gilid. Tatal mo wag. Yan! Kumbahan natin yung bike. O, diba? Ayun lang. Ito na yung bike natin na matagal-tagal natin na ginagamit. Kapit muna natin dito sa Ragusa stand natin. Natin itong internal cabling tool. Bili ko lang yan sa Lazada. Risk, murang-mura lang yan. Wala pa yatang 400 to. Basta yung gagamitin natin para dun sa cable routing natin. Internal cable routing. Okay, so we're done unboxing the brakes. Ang one thing I noticed is yung isang hose is maikli. Tingnan nyo, yun lang, parang sa isang na table. And then yung isa, mas mahaba. So it means that ito yung sa rear, yun yung sa front. Diba? So tingnan natin kung hindi na tayo kailangan magputol, sana, para less trabaho. Based kasi sa SRAM, pag yung levers niya, ano siya, tawag dito? Interchangeable, pwedeng left or right. I think kaya siya ginawa kasi as you know, sa Euro, ang brake orientation nila dun is iba. Yung front brake sila nasa right, nasanay sila sa right, kaysa sa atin na nasa left. So, good job ang SRAM for doing that. So kahit anong orientation, left or right, okay yung brake levers. Okay, kabit na natin! Yan muna tayo sa front para mas madali. Okay. So, kapit muna natin to. Tama ba gagawin ko?
Alright, so check ko muna kung anong adapter yung kailangan natin para sa port. Naka 2 or 3 kasi tayo sa harap na rotor. Check ko kung anong adapter yung kailangan. So make sure na kapag wala yung walang nakaharang dito sa gitna, huwag nyo mapipindot yung brake levers dahil GG pag napindot yan sira ang preno. Okay, uy, what's that? Okay, so ngayon meron tayo nakita ng problema. Sa 203 rotors tayo sa front, hindi pasok yung mga bolts ito na kasama dun sa back, pero buti na lang meron akong extra dito na bolts pinili. So Lazada Racing to, and titanium bolts daw, but mga legit naman, tapos rainbow pero dun sa binili natin kasi yung SRAM model na binili ko meron mga chrome kulay niya, tapos ito yung mga naka-rainbow bolts yung pinili ko kasi yun yung tema ng bike natin eh, bling. So hindi ko nagagamitin yung sa stock na package, ito na gagamitin natin, kailangan mas mahaba kasi kailangan ng mga washer. Nakapit na natin, nabit na natin yung taas. Okay, buwatan naman na natin ito. And then yan. Screw na natin siya ng maluwag para hey, shoot lang. Hindi siya pipigilan when it comes. Shoot. Torque wrench, gamit. So next is kailangan i-clip natin sa dito sa fork. Yan. Ito, 2.5. Sakto. 2.5. So, tamang higpit lang. Hindi na natin siya kailangan putulan. No more putol needed. Galing. Sige, i-clip na natin. Okay na, kahit na hindi mo na magalang. So may ano natin, galawin yung angle niya. Nakakabit na na siya. We're done. So i-align na lang natin yung rotor. Align natin yung rotor saka natin ikpitan yung sa baba. Okay, kung nakikita nyo yan, nasa gitna yung rotors nung pads, diba? So dapat align siya, hindi siya sumasabit sa magkabila. So paano mo siya ma-align? I-press mo muna yung brake. Yan. Tapos habang naka-press yung brake, tsaka mo ngayon siya ikpitan. Pag-click na, good na siya. Okay. Pinagulong mo siya, sumasabit. Sumasabit lang konti, pero okay lang naman. What the? Akas ha? Could you please? Magal natin ulit. Brake. Align mo ng konti sa gitna, tapos brake mo siya. So normal na yan, basta walang friction, dire-diretso na lang yung gulong natin. Okay, so tapos na tayo dun sa front, na-install na natin. Now, we're going to the rear. Ito yung medyo complicated.
So paglagay ng hose, tatanggalin muna natin siya dito sa liver kasi para ma-route natin siya internally. And syempre, importante, huwag niyong kakalimutan ipasok itong rubber grommets pag pinapasok niya yung hose. Okay, so ito yung cable routing tool natin, internal cable routing tool. So ito yung magnet para, yan o. So ito yung gagamitin natin, panghata. Okay, kailangan natin siya unscrew. Clockwise. Okay, so wala tayong magagawa dito kundi putulin. Okay, so ditong part lang yung medyo tayo nahirapan nung kinukuha natin, yung magnet natin. Pero ngayon na, ikawid na natin siya dito. So, tayo na lang natin siya. Okay na. Ito dito. Uy. Yan. Yun, oh! Success! Ganun lang siya, basic. Ang sunod na natin na gagawin ngayon dito is papasok natin yung ano, yung hose. Alright, so kabit na muna natin itong calipers natin dito sa likod. Ito hindi na kailangan ng washer kasi sakto na yung adapter ko dito. So, i-mount lang natin siya. Mayan na rin natin siya sikipan. So, mag-a-adjust pa tayo eh. Diba? Nakapasok na yung rubber grommets natin. Hindi ako lang ng layis. Kasi, mahirap din ipasok to eh. Yan. Clean. So make sure wala ma excess oil, mga pwedeng pumunta sa caliper para dahil pag nalagyan niyan mga contaminate yari. Okay, so dito na tayo ngayon for the main event. Meron pa pala ako ilalagay. Ito kasi yung internal routing hose ni komensal para hindi mag-rattle sa loob yung ano, yung hose natin. I'm a bad boy. So ito, lagyan ko ng konting oil din para madali siya ipasok. You know, lubricant, kailangan, di ba? Para madali ipasok. Ayun. So ito yung kanina natin, hindi ko na siyang tanggalin. Okay, so sobrang excitement, nakalimutan namin i-video yung ano, yung pagpasok nung, yung insulator nung ano, nung cable. So ngayon, gagawin natin is magpuputol na. So, ito yung crucial eh. Kung saan yung puputulin natin. So, this is it boys and girls. Just konti. Konti pa. Sana. Sana ang atrasan to. So sa SRAM brakes, ganito yung nilalagay nila. So if ever kailangan ng i-bleed, is gawa natin yung ibang vlog yun. So dapat flush, hindi masyadong mahigpit, yung sakto lang sa ikot pa. Yan. Ito yung ilalagay natin dito na iro-roscas. Flush naman na eh. Ang ikot na lang. Ah, hindi na maikot. Okay na yun. Pasok natin siya. Ganito yung orientation. Yung mas maliit na circumference na sa taas. Pasok. Tapos ang rotation niya counterclockwise para sumikip. So dapat daw may labas lang ng konti. Ayan.
Okay. Okay na to. Oopsie! Fuck! Nakalimutan tayo, guys. May gulay. Yes! Mali na naman. Ay, mauna muna tong goma, di ba? Hira, oh. Ito pala maganda rito sa shrimp, kahit magkamali ka. Okay lang. Kasi, napit na. So, gagawin natin, ito yung liver. Pasok. Tapos, bigyan doon ng unting grease. You can smell it. Cut mo na, cut. Tapos na tayo sa internal cable routing natin. Napasok na natin. So since round din yung group set ko, pwede siya incorporate dun sa clamp ng brake. Kaya kinalas natin yung sa shifter ko. Ikakabit natin yun siya kasama nung clamp ng brake. So maganda rito, mas malinis tignan. Isa lang yung clamp na gagamitan mo. Actually, dun sa kabila, nakaganon na din. Itong tag dyan, yung remote ko dun sa dropper, hindi niya supported, kaya yubra. Wala na. So, pandinis natin is alcohol para sure na tanggal yung mga langis-langis o anumang pwede mga contaminate sa brake. Clamping seam. Nice, lumapit na. Ito, hindi nang tanggalin. Adi, I get my for your amazing burgers. Burger. Parang sakto yung pagkakaputol ng kable natin, guys. Very good. Then that's it. We're done with the brakes. Adjustment na lang dun sa likod. I love this rainbow bolts. Okay, so Oh. Brake. Brake. Suave. Ha? Lalim. Ayan. Ito na. Kung ano. I-adjust na lang natin yung contact point. That's it, guys. Nakapit na natin successfully yung mga keyboards natin. Kailangan na lang siguro ng konting adjustment nito. I-test drive natin. Next is yung chain ring na. Dali lang yan. Okay. Kita na natin yung freno sa clamp. So check pa lang muna natin. Yung may leak. So mukhang wala naman leak. Nagawa natin ngayon is yung brakes natin, SRAM G2 Ultimate, and so far so good. Maayos naman yung pagkakagawa, wala naman na tayong nakalimutan. Siguro, naigpitan ko na yun, naigpitan ko na rin ito. Double check na lang natin mamaya, but okay naman, wala naman din leak. That's it, thank you for watching the vlog, see you again next time. Peace out, juicy boys, juicy girls. See you again next time. And don't forget to like and subscribe na rin to like our content. Peace. Unfortunately, nung kakabit sana natin yung chainring,
may nawawalan ng pyesa. So ano, niluluwagan natin yung sa crank. Hindi siya lumalabas. So hindi ko alam pa paano, kaya huwag na muna natin galawin. Ang isang napansin ko is ito. Yung gilid niya dito nawawala. So may nakalagay dyan yun. So dapat kapag niluwagan mo siya na ganito, dapat lumalabas na siya kusa eh. So nangyari wala, walang kumukontra. Dapat kinukontra niya na yun para lumabas ko. So hindi natin makakabit yung chainring na yun. Kaya hindi natin makakabit. Kailangan pa natin mag-research, so higpitan na lang natin. Okay. Okay, balik na lang ang kadena. Okay, sa crank, pag-aralan natin paano gagawin.